Binasahan na nasakdal sa Manila RTC ang dating Police Maynila na si Senior Inspector Joselito Binayog. Siya po ang nakuna ng video noong 2010 na nang to-torture ng isang Manoy hold-upper. Babala po sa mga nanonood, sensitibo po ang ilang bahagi ng video na inyong mapapanood. Narito po ang report ni Ian Cruz. Sa videong ito na unang lumabas noong August 2010, makikita ang hold-up suspect na si Darius Evangelista na hubad na nakahiga sa sahig. Ang lalaki sa kanyang harapan, si dating Senior Inspector Joselito Binayog na nakunang pinag-aampas ang suspect sabay hila ng taling nakapulupot sa ari nito. Wala noon, hindi na nakita si Evangelista. Si Binayog na itinuturong pasimuno ng pagpapahirap ang commander noon ng Asuncion Precinct ng Manila Police District. Kinasuhan siya ng paglabag sa Anti-Torture Act kasama ang iba pang sangkot na pulis pero lahat sila ay nagtago. Nitong Lunes, inaresto si Binayog ng mga tauhan ng PNP Intelligence Group habang sinasamang mag-ayos ng lisensya ang isang kaibigan sa LTO Tayuman sa Maynila. Binasaan siya ng sakdal sa sala ni Judge Tita Bughaw Aliswag ng Manila RTC Branch 1. Did not enter his plea, so under the rules, the court will enter the plea for the accused. Dumating din sa arraignment ang asawa, anak at ama ni Evangelista. Hindi raw sila magpapaareglo. Yun nga po, yung bumabalik sa akin yung nakaraan, yung ginawa nila sa asawa ko, yung video. Yung asawa mo, nakita na ba siya? Hindi pa po. Pero ang paniwala niyo? Patay na talaga. Tingin ko hindi na pumahanap yung kasi sinunog po nila yun. Tumanggi magsalita ko ngayon ito si Binayog. Anong masasabi mo dito sa nangyari? No comment na lang, asap. Kumusta mo? No comment na lang. Nauna ng inaresto at binasaan ng sakdal ang pamangkin ni Binayog na si PO1 Rex Binayog at si SW1 Rodolfo Ong kaugnay ng torture. Pero pinaghahanap pa rin ang kapatid ni Binayog na si PO1 Nonito Binayog. Kayo din sila Superintendent Rogelio Rosales Jr., SPO3 Joaquin de Guzman at SPO1 Dante Bautista. Sa June 19 tinakda ang pre-trial ng kaso ni Binayog na ngayon nakadetine sa Manila City Jail. Ian Cruz, GMA News.